Hello guys! Hello mga kapadangat ko! It's me, Anacel Tadeo! Nagbabalik sa inyong mga paningin at mga pinapanood. Ayan! Dahil maganda yung tanawin natin dyan sa likod, kaya naisipan kong mag-film. Ayan! Gusto ko lang ipakita sa inyo. Tingnan nyo! Ang ganda-ganda ng mga puno natin dyan. Ayan! At mamaya-maya po kasi meron akong pasok, so mag-film tayo ng konti para naman kahit papano meron tayong nagawa ngayong araw na to. Kanina po nag-LS po ako, medyo makalat. Yon, bibigyan ko po kayo ng update doon sa ating mga pananim. Tingnan nyo guys yung ating mga pananim dito. Medyo yumayabong-yabong na siya, ayan o. Medyo malalaki na yung ating mga ano. At yung ano nyo, yung kapadangat nyo, ayan o, pulang-pula yung lips na may pa-lipstick kasi may expired na dahil nasa bahay tayo, walang face mask. Gamitin natin ang ating mga lipstick na yan, gamitin natin. Yun, update ko kayo sa aming mga pananim. Ayan o, medyo ano, ito, tingnan nyo. Kilala nyo ba to? Ito. Yan, kilala nyo yan, oregano. Dati napakayabong yan. Dahil lumaki na, ay umano na sila. Yung mga malalaki niya na ano na, na ubos na. Tapos ito ang ating pambansang dahon. Ayan, ang ating pambansang dahon dito sa Pilipinas. Ang ating anahaw. Yan. Yon, dahil para lang mayroon tayong maiano ngayong araw na to. Ayan, ay naulog po ang inyong kapadangat. Ayan o, yung mga tariman natin, medyo dumarami na po. Dumarami ng ating tanim. Ayan, marami tayong okra. Meron na rin tayong saging para sa next time kapag nagmukbang tayo. Meron na tayong sariling dahon ng saging. Meron na tayong makukuha na sarili na sa atin talaga yung sagingan. Ayan, siguro naman balang araw. Dadami yan, ating mga saging na yan. Ayan o, nagsisipaglakihan na yung ating mga okra. Yan, nakikita nyo. Ha, gustong-gusto ko naman yung palighting dito. Ilaw dito sa labas. Ang ganda-ganda. Ayan, saka parang hindi pa ako nakaka-recover dun sa pa-LS ko. Yung salita ko po, parang nasa LS pa rin ako. Ayan o. Tingnan nyo, ang tataba ng okra namin. Ayan. Si ate ko yung nagtanim yan. Tapos, araw-araw, dinidiligan. Araw-araw. Ayan, pinupuntahan. Naghahanap sana kami ng fertilizer, kaya lang walang mabili yung isa kong ate dahil siya yung lumalabas-labas. Nagpapabili sana ako ng fertilizer. Wala siyang nabibiling fertilizer. Tingnan nyo yung dati na pinakita ko sa inyong kamote, na dati hindi pa yung ganyang kayabong. Ngayon, tingnan nyo, mayabong na siya. Malago. Malago na siya, yun yung tawag sa amin kapag medyo ano na. Mayabong na talaga. At ito, tingnan nyo. Yan. Malunggay. Ang napakasustansyang gulay. Alam nyo ba, mga kapadangat ko, ginagamit ko yung malunggay na yan. Turo ng isa kong kaibigan na si Linlin. Kaibigan ko siya at kaklase ko siya nung elementary. Yun. Tinuro niya sa akin yung malunggay na yan. I-shake sa umaga, wala ka pang kain. Hindi ako expert dito, ha? Disclaimer lang, hindi ako expert. Kumbaga, naramdaman ko din na nakatulong siya sa akin. Yan, yung dahon ng malunggay na yan. Sinishake ko, hinahaluan ko siya ng apple. Minsan naman, hinahaluan ko siya ng cucumber. Yan, ano nga ba yung Tagalog ng cucumber? Hinahaluan ko siya ng pipino. Ayun, pipino. Kapag ka ayaw mo naman ng matamis, pipino na lang ihalo mo. Mga kahit tatlong tangkay ng malunggay or dalawang tangkay, tapos tanalin, kunin mo yung dahon niya, i-shake mo siya or i-blender mo siya kahalo nung apple or pipino or saging. Ikaw kung anong gusto mong ihalo, inumin mo siya bago ka mag-breakfast, parang 30 minutes bago ka mag-breakfast. Medyo parang minsan kapag first time mo, mararamdaman mo medyo mahihilo ka ng konti. Pero mga kapadangat ko, ang ganda ng naitulong sa akin. Simula nung uminom ako niyan, nakakadumi ako ng maayos. Tapos parang pakiramdam ko talaga malaki yung naitulong sa akin ng malunggay na yan.
napakasustansyang gulay. Yun, dahil kapag wala akong panghalo, wala akong prutas, hindi ko din siya medyo hindi ko siya mainom kapag puro kasi medyo iba yung lasa niya. Pero kapag gulay siya, hinalo mo siya sa isda. Lagi namin hinalo sa isda. Kaya kung napapansin nyo, ayan o, hindi siya masyadong madahon. Halos naubos na namin yung dahon. Kasi nga, kung pwede lang araw-araw kumakain kami ng may malunggay, kumakain kami. Kasi ang dami-dami namin ditong bata. So, sinasanay namin yung mga anak na, yung mga anak, wala pa po akong anak. Yung mga pamangkin ko po, sinasanay namin na kumakain sila ng gulay. Ayun. Tingnan nyo dito. Yun, yung nasa likuran ko na yan, yung mga kamote natin. Dami na. Pero hindi pa namin yan nakukuhaan. Medyo, siguro pag, ano, tagal-tagal ng konti. Mga ilang ano pa. Paupo ako, Shemi. Tambay tayo ng konti dito. Makipagkwentuhan tayo sa ating mga kapadangat. Ang ganda-ganda naman ng ilaw dito. Klarong-klaro yung aking pa-pimples dyan. Excuse na lang sa aking malaking pimples. Excuse na lang. Yon. Tapos, shout out sa aking mga kapadangat dyan. At yung mga kaklase ko dyan na nanonood. Mga Mars-Mars ko. Mga Marcy ko. Ate Chona, Evelyn Samong, and Pia Tamuyang, shout out sa inyo. And then sa mga ka-workmate ko din dyan sa RS, mga ka-workmate ko po, shout out sa inyo mga katrabaho. Ayan, kung mapapanood nyo to, i-shout out ko na kayo. Dito lang ako umupo, medyo umupo ako dito sa may malapit sa kamote kasi gustong-gusto ko talaga yung kulay ng green na yan. Tapos habang nagsasalita tayo para hindi naman kayo masyadong maboring. Ayun, kwento-kwentuhan tayo ng saglit. At dahil inaantay ko yung tawag ng asawa ko, nag-film ako ng konti. Tatawagan niya ako niyan kasi susunduin ko siya. Lumabas siya ng saglit. Ayan. Ayan, ang ganda talaga ng pailaw dito. Sana araw-araw dito ako mag-film para ayan, maganda na nga yung nakikita mo, mag-green. Tapos ayan, linaw-linaw pa, napakalinaw ng ilaw. Sana naman hindi kayo nahihilo, medyo magalaw yung aking kamay. Tapos ito, ipakita ko sa inyo yung mangga. Yung mangga, tingnan nyo. Yan o, mababa lang siya. Tingnan nyo, nakatayo ako na ganyan. Ayan yung bunga niya. Grabe, mga kapadangat ko, malapit na tayo mag-harvest. Alam nyo bang ano pa lang to, mga more than 3 years pa lang tong manggang to. Nabili namin to sa Bataan, sa Orion Bataan, doon sa kaibigan namin kay Agnes. Yun, nabili namin to doon. Siya yung sumama sa amin para bumili ng mangga. Kasi gustong-gusto ko yung mangga. So, sabi ko sa kanya, gusto ko rin makabili nung mangga na mababa pa lang siya, namumunga na siya. Ayan, siguro mga more than 3 years to, pero pangalawang bunga niya na to ngayong taon. Last year, nagbunga na siya, siguro mga 4 lang. Hindi siya ganun karami. Tapos, tingnan nyo, meron pa rin siyang bulaklak. Ayan, oh, kita nyo. Grabe. Ang ganda, diba? At ito pa, meron pa tayong hardin dito. Oh, kita nyo? Meron dyan nakatanim. Yung mga nakatanim dyan, dahil hindi pa sila malalaki, hindi nyo pa makikita masyado. Bibigyan ko kayo ng update kapag lumaki na yung mga nakatanim natin dyan sa hardin na yan. Yun. Dahil nandito lang naman tayo, bibigyan ko kayo lagi ng update. Para naman, maano nyo yan. Tapos ito, tingnan nyo. Ayun, ikot tayo ng konti. Medyo magalaw yung kamay ko. Ayan, yung avocado natin. Ayan, yung avocado. Medyo konti na lang yung bunga niya ngayon. Ilang beses na kami nag-harvest. Pinamimigay lang namin kasi hindi naman talaga sa amin yan. Yung avocado na yan. Doon yan sa may-ari nitong bahay na inuupahan namin. Pero dahil nandito kami, matagal na kami dito, pwede na kami magtanim-tanim ng mga gulay. Kaya ganoon. Ayan. So, ayun. Tapos, lipat tayo dun sa kabila. Lipat tayo dun sa may kalabasa. Yung kalabasa, alam ko, medyo, ano na siya, medyo, natutuyo yung ibang mga dahon ng kalabasa. Mga kapadangat ko, ewan ko ba. Ayan, oh. Ayan. Umakyat na siya sa gate. Umano na siya. Gumapang sila dyan. Gumapang sila sa ating bakod. Gapang-gapang sila dyan. Ayan, no? Ang ganda-ganda ng kulay ng ating gulay yan. At eto, so dyan sa kabila, sandali, punta natin itong ating mga papaya. Ayan, no? Ang dami. Ayan, meron pa rin tayo ditong manunggay. Meron pa tayo ditong manunggay. Ayan, no? Medyo kalbo. Kalbo-kalbo. Nakikita nyo? Kasi nga,
kasing, ayan, nag-heart shape na naman yung mukha ko, mga kapadangat ko. Lagi yan nag-heart shape yung mukha ko kapag wala akong salamin. Kasi nga, nasanay siguro yung mukha ko nang nakasalamin ako. Kaya kapag wala akong salamin, nag-heart shape siya. Ayan o, tingnan nyo. Oo, medyo kalbo yung malunggay, pero mayabong siya. Yan, napakasustansya po niyan. Malunggay na yan. Yan. O, diba? As update natin dun sa mga pinakita ko sa inyong okra nung nakaraan. Ayan na siya. Ayan siya. Medyo malaki-laki na sila ngayon. Ayan o. Kita nyo? Yan, malaki-laki na sila ngayon. Ayan, papaya. Papaya ulit. Ayan na ulit yung aloe vera natin. O, mas mataba na siya ngayon. Ayan o, mas mataba na siya ngayon. Yan. Ayan, yung mga okra natin, malalaki na siya. Malalaki na nga. Yan, malalaki na. Malalaki na nga siya. As in, malaki na sila. Ayun, mga kapadangat ko, maraming maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo. Huwag na huwag kalimutan mag-thumbs up, like, share, comment, and subscribe. Thank you so much. Thank you, mga kapadangat ko. Bye! See you on my next vlog. Bye!